Sa mga person na deprived of liberty, kabilang na sa mga nabakunahan sa tatlong araw na special vaccination days ng pamahalaan kontra COVID-19. Ang sentro ng balita mula kay Sol Alarcon ng PIA, Eastern Visayas. Formal na ilusan ng Department of Health Eastern Visayas ang tatlong araw na special vaccination days, Bakunahang Bayan Part 2 sa Rion 8. Naging saksi mismo sa launching si DOH Undersecretary Camilo Cascolan. Ginawa ang launching sa Tacloban City Jail kung saan 10 persons deprived of liberty o PDL ang unang nabakunahan. Binigyang DNU si Cascolan ang kahalagahan ng pagbabakuna bilang proteksyon ngayong holiday season. Of course, we are here to support and commit ourselves with regard to Bakunahang Bayan. Hanggat hindi po namin nakatamit ang lahat po ng vaccinate at booster, ay tuloy-tuloy po natin gagawin yan. Malaki naman ang pasalamat ni BJMP, Regional Director Jail Chief Superintendent Delvic Orero sa DOH dahil sa pagbibigay halaga nito sa sitwasyon ng PDLs sa loob ng Tacloban City Jail. Napag-alaman na sa 100 na PDLs ang mabibigyan ng bakuna sa SVD Bakunahang Bayan Part 2. Ayon kay DOH 8 Regional Director Exuperia Sabalberino, kahit nasa low risk ang hospital bed utilization ng rehiyon, kailangan pa rin ang tuloy-tuloy na pagbabakuna, lalo na inaasahan ang mga pagdiriwang ngayong Pasko at bagong taon. Sa 3,405,610 target eligible population sa Region 8, aabot na sa 2,864,805 o katumba sa 84.1% na sa target population. Ang fully vaccinated, ngunit 30.8% pa lamang ng eligible population ang nabigyan ng booster doses. Kasama si Eric Ladrera, Sol Alarcon, Philippine Information Agency, Eastern Visayas, para sa Bayan.